Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Musta po kayo? Sana ay nasa mabuting kalagayan po kayo mga kababayan. Paki-like and subscribe po aking YouTube mga kababayan channel kung bago lang kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat. So, pag-uusapan natin ngayon itong issue dati ng 6-video scandal ni Aika Robredo na pinakalat naman ito ng kampo ni Lenny Robredo para to catch the attention of the voters, no, ng taong bayan. Sambay na nagpapaawa, ipik sila. So, kaso hindi nagtagumpay. Bakit? Dahil napag-alaman na yung video na iyon is 2020 pa pala iyon nangyari, no, at walang views, so hindi ina-play. So, ibig sabihin, gawa-gawa lang nila iyon, no, lalo na ni shell joke, no, dahil siya yung ano mas nauna pa silang mag-ingay kaysa ebidensya mga kababayan. So matatandaan natin na diniretso ni Lenny Robredo na binintang kay Bongbong Marcos na siya daw yung may pakana noon, yung kampo ni Bongbong Marcos, yung kanyang influencers, supporters, ang may pakana daw ng pagkalat ng video sex scandal ni Aika or ng kanyang dalawang anak. Malaban natin, no, kung malantutay pala ang kanyang dalawang anak. So, tayo papagbintangan ng mga Marcos supporters. So, diniretso niya si Bongbong na talagang tinuro kaagad na yun yung salarin sa pagkalat ko, no, ng videong iyon. So, ngayon mga kababayan, itong ABS-CBN na fact check si Lenny. So, ang sabi dito, hindi totoo na may 6 video ang dalawang anak na babae ni Vice President Lenny Robredo. Kumakalat sa Twitter at Facebook ang mga links na umano'y malalaswang video ng magkapatid. Subalit, hindi sila makikita sa mga video. Itotoo din naman yun . 00, no views. So that means hindi yun na-play. O kaya hindi nagbubukas ang mga link. Paano magbukas? Gawa-gawa lang nila yun . Malay ba natin kung sinong gumawa nun? O baka yung mga IT na expert nila dyan na binabayaran na ng tag 70 to 100,000 yung nag-reveal na ano para padamihin yung mga rallies ni Lenny na yung sinabi ni Ping Lacson na 2,000 lang ata yun. Ay naging 35,000 yung doon sa Nueva Ecija. So gaya ng 220,000 na nasa Mabalacat, Pampanga ba yun? O, di ba? Sabi nila, top kampo ni Lenny. Pero pag anong kinorek po iyon ng mga kapulisan doon na 70,000 lang ang laman ng venue. So, ganun sila kasi nungaling. Tapos ituro kay BBM. So, dapat Lenny Robredo, deserve mo mag-public apology po. Unang-una, kay Bongbong Marcos na siyang tinuturo mo kaagad . Diretso, parang hindi ka abogada . Alam mo naman sa batas, hindi ka basta-basta magturo kung wala kang sapat na ebidensya pero dahil lang sa kandidatura mo para iboto ka ng taong bayan, para nagpapaawa ka sa mga sa publiko, ginagamit mo pati reputasyon na hindi maganda para sa anak mo sa ngalan lang na sobra kang desperada na magiging presidente. So ngayon, lumalabas ngayon na sinungaling ka. Sinungaling kayo, pati ng mga anak mo. So at ikaw na naturingang ina ng bayan, o Diyos ko po, ganun ka, kaimoral na pagkaina. Pati ba naman reputasyon ng anak mo, kaya mong sirain pa sa ngalan lang ng kandidatura mo. Nakakaawa ka, Lenny Robredo. Napaka-dispirada mo, te. Diyos ko po, bakit hindi na lang ninyo tutuhanin? At ang baka sakali, pag mayroon talagang video scandal si Aika dyan na tumagilid, tumihaya, lumuhod at dumapa. Ipakita ninyo para naman talagang magkaroon ng baka manalo ka. Pag maraming makakita dyan kung paano si Aika Robredo makipagtalpakan, di ba, sa sabo, sa isabong.
sinungaling ninyo, tapos ngayon kayo pa yung manggigana, magsasabing, talagang diretso kayo nung magsabi, Marcos, si Marcos, dahil ginawa na sa akin yan noong 2016. O Diyos ko po, balik talaga, ikaw ang naninira kay Bongbong Marcos noong 2016 kasama ng yung asundalong asong kanin na si Trillanes at yung si Kawatano. Kayo ang naninira noong ka-election 2016 laban kay Bongbong Marcos. Eh hanggang ngayon nga, sinisiraan ninyo. Sinasagot ba kayo? Hindi, kasi kayo yung nagmukhang losers. Hindi lang losers, kundi losers na losers, mga kababayan. Ikaw, Lini, napaka-losers mo, ti. Diyos ko po, nakakaawa ka lang, sa totoo lang.